Hello guys, good afternoon and welcome back to my channel guys. So bali yung content sa ating vlog ngayon guys. Ito, sobrang napakainit po guys ng panahon at saka nadagdagan pa ng brown out. So bali, namatayan po tayo ng isang pirasong broiler na manok. So yung ginawa ko, inilabas ko muna yung mga manok natin doon sa kanilang kulungan. So yun po guys yung ipapakita ko sa aking content sa video ito. Okay guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, please do subscribe and click the notification bell para update ka sa mga videos ina-upload ko. So ano pa nang hinihintay natin guys? Tara, samahan nyo ko guys na ilabas na natin sa kulungan yung ating alaga mga broiler chicken. Okay? So ayun na nga guys, no? Dito po tayo sa kulungan natin broiler. Sa ating nakikita guys, ito. So, wala po tayong nakikita dito mga manok. Kasi nga, yung dito na part, sobrang mainit at saka wala pong power. So, brown out po rito. Yung ating mga ceiling pan dito. So, hindi po siya napapagana kasi nga, brown out. So, yung ginawa ko muna guys, para hindi masyadong maubusan tayo o mamatay ng mga manok. So, inilabas muna namin doon sa may part na makulimlim para hindi po tayo mabawasan ng maraming broiler na mga manok. So yun guys, yung pinira ko lang dito itong mga simanin natin mga manok, yung mga black meat chicken. So yun lang po atin pinira dito kasi yung mga klase manok, matitibay po yan guys sa mga mainit. So yun, nilabas lang natin yung mga broiler na mga manok. So tara guys, samahan nyo ko kung saan ko inilagay yung aking mga broiler na manok. Okay? So ito guys, yung ating mga manok. So dito po muna namin nilagay. Ito po, pinakawalan po muna namin yung mga laga namin ng manok. So, kasi dito sa part na ito guys, hindi masyadong mainit. Insakto lang yung init dito. At medyo malamig ng konti. So, pinakikita rito, ito po yung ating mga broiler na inalaga ng mga manok. Yan, so pinakikita. At doon pa guys, dito pa. So ito po guys yung ating iba broiler na manok. Ito. So dito muna natin inilagay dito banda. Pero inilipat po namin doon banda. Baka hindi po namin mabantayan at baka ibang mga broiler na mga manok mawala lang. So doon muna namin inilagay banda sa mayroong parang ginawa naming maliit na kulungan nila. So gagawin natin ngayon guys, tatanggal natin mga manok na ito at ilagay natin doon sa ating mga ginawang kulungan. Okay? So yun guys, ito nailipat na natin yung mga manok dito banda. Kasi nga kanina nilagay lang natin sa bawat gilid-gilid lang pero iba nakatakbo kahit saan. So ngayon dito, naglagay tayo ng kunting maliit na kulungan para sa kanila para hindi po sila makalayo ng mga lugar na mapupuntahan nila. So ngayon dito nakalagay na sila rito. Kahit papano dito sa part na ito ang medyo namang hindi masyadong mainit unlike doon sa nilagyan natin ng kulungan sa kanila. Dito, hindi sila masyadong mainitan. So ito po guys, yung ating mga alagang broiler o 45 days na mga manok. So dito po nilagay guys, naglagay na rin ako dito ng pagkain at saka meron ding doong tubig. Para ang purpose niyan, hindi sila mauwaw o kaya magutom. So yung iba guys, kinakain din nila yung mga damo rito. So kanina kasi guys, nabawasan tayo kasi walang ceiling pan o electric pan doon na nagsisilbing hangin o lamig doon sa kanilang kulungan kaya sa sobrang init at wala pang kuryente, walang power, so nabawasan tayo isang piraso. Ito po yun guys, yung isang piraso nabawasan po tayo. Ito po,
So, bale, hindi po yan guys na namatay. Kumbaga, nang hingalo lang after mga 2 minutes, yun, pagkabalik ko, yun, namatay na, wala nang buhay. So, kinatay na lang namin, sayang din kasi bago pa lang namatay. At saka, fresh pa yung kanyang mga digo. So, yun guys, ito. So, pagkaabot naman ng alas 5 guys, kapag makulimlim na at hindi na masyadong mainit, ibabalik naman namin itong mga manok na ito guys doon sa kanilang kulungan. So yun guys, sa pinakikita yung iba dito nagpapainit rin. Yung iba nag-aabol din ng sinag ng araw kahit paano siguro para mawala din mga bakterya sa kanilang mga balaybo na kumakapit. So yun guys, yun lang po guys yung ating content sa vlog ngayon. Ito guys yung ating mga alagang mga manok. So malalaki na rin. So by next week, pwede na natin sila itong i-harvest or kakatayin. So yun lang guys yung ating content. And thank you guys for watching.